Yo guys, what's up? It's me, Aris. Sa video tutorial na ito, ituturo ko kung paano ako mag-edit dito sa cellphone gamit ang KineMaster. So dito ko ituturo kung paano ba ako maglagay ng music, ng effects, at ng kung ano-ano. So, ganito ako mag-edit. Okay, kung mapapansin nyo, meron na kaagad na naka-cut dyan. Then, saka ako pinasok tong aking intro. Kasi naka-ready na yan eh. Pakita ko sa inyo yan. Ito yung pinaka graph or timeline. Basta pag tumama dito sa red na line na nakikita nyo yan, ibig sabihin dyan lalabas. Or, for example, ito may nakalagay na Kevin na yan, flapping adak. So yan yung ginamit kong sounds naman dyan. So play natin. Yon, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's me, Aris. Another video tutorial na naman. So pagdating dito, pag tumama na dito, ito naman yung intro ko. So ini-insert ko na lang yan. So tuloy natin, play natin. Ituturo ko ngayon, no? So skip natin dito. Pagdating naman dito, kung ito ko mapapansin nyo, is meron siyang nakalagay na, ayan, pinitin ko, transition po ang tawag dyan. So ayan, makikita nyo yung mga different transition na pwede nyong piliin. So ayan, ang pinili ko ito, kasi syempre pa, para yung flow ng ating pagkaka-edit or ng ating video. Ayun, meron pang pwedeng mga ibang i-download na transition effect. So, meron ding glitch, line wipe. So, ayun, pipili lang kayo. Pwede nating i-download din yan dito mismo sa KineMaster. Free naman yan. So, tuloy natin. Ito siya. Pagtama nyan dyan. So, makikita nyo, meron naman ako nilagay dito. Ito po ay sound effects din na swoosh para may dating lang yung effect. Pakita ko sa inyo paano mangyayari. Ayan. Sa video na ito, yun, paano gumawa ng channel art o yung mga cover photo natin sa at. So ayan naman, ayan, kung makikita nyo, naka-ready na dyan. In-insert ko na to. Ayan, in-insert ko na yan. Then ito yung PixArt. So paano tayo mag-insert dito po sa layer, then makikita nyo dyan, ayan yung media. Yung media yung pipiliin nyo, then pagkapindot nyo ng media, pipili na kayo dyan kung ano yung mga gusto nyong ilagay. Okay, so tuloy natin. Tuloy lang natin ang PixArt, pero bago natin ituloy itong video na to, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa YouTube channel ko, subscribe mo na ako, Aris. So yun, pagtama dito sa, yan, nakikita yung color green na to, ito yung subscribe button, then ito yung Aris Salcedo na itinype nga natin. So paano naman yan? Dito naman din yan sa layer din. Then yun nga, media pa rin yung pipiliin natin para ilagay naman yung subscribe button. Then ito naman sa text is, yan, sa text. So dyan, magta-type kayo kung ano yung gusto nyong i-type. Yun nga, naka-type na yung ating Aris Salcedo. Then, nilagyan ko lang siya ng animation. So, click natin to. So, animation, eto. So, nandyan yan guys, eto. So, pwede nyong slide up, enter slide down. So, maraming pagpipilian na animation. So, ang pinipili ko lagi dyan is pop open. Ayan, ganun, kung mapapansin nyo. Then, eto naman yung, ito sa chroma key, kung mapapansin nyo, ito yan, no? Yung iba is nalilito dito, dapat enable nyo yan. Kapag i-insert nyo yan, dapat naka-enable. Kasi pag hindi, ayan, ganyan yung kalalabasan. So, dapat enable siya para maging transparent, para mas maganda pagdating sa inyong screen or sa video. So, ayan, ganyan. So, i-play natin siya. Sa YouTube channel ko, subscribe mo na ako, Aris Salcedo, at don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa mga video na ilalabas ko. So ayan, tingnan natin dito. So tatama na ulit dito pagdating sa line na yan.
tatama dito. So yan, lalabas dyan, makikita nyo. Then meron ding sound effects na naman. At meron ng ito, Hans Way Up. Ito naman yung ginamit ko na beat para sa tutorial na yan. So paano naman yan? Ito na yan kapag play natin sa mga video na ilalabas ko. Okay guys, so nandito na tayo sa ating video screen recording. So yan, ganyan. Voice over naman yung ginagawa ko dito kapag ginagawa ko to. Tulad nitong recording na ginagawa ko habang naka-screen recording. So yun, syempre voice over katulad nito. So yan siya. Nilagay ko na lang tong Aris at itong Salcedo dito. Ayan, so hinati ko siya, pero mapapansin nyo sa umpisa, ayan, lalabas dito ganyan. Then mahahati siya, nag-split ng ganun. So nasa effects na lang din. So play natin sa ating video screen recording. So ituturo ko nga dito kung... So ayan, ang tinuturo ko dito is yung paano gawin yung ano, channel art. Pero dito sa video naman na pinapanood nyo is paano ako mag-edit. Ito yung behind the scene or yung kung paano ko magagawa tong tutorial na to. So ayan, pag may nakikita kayong guhit, ibig sabihin naka-trim yan, naka-cut. Pati dito sa may plus na yan, makikita nyo sa taas. So ayan, naka-plus siya. So play natin paano yung edit yan. Makikita nyo nakalagay dyan yung color blue na yan na Ari Salcedo Vlogs. And so yan, kapag naririnig nyo yung boses ko, hinihinaan ko naman yung background music, pero may time naman na inaalis ko yung, for example, ito. So yan, pwedeng alisin yan para mas mangibabaw yung music. So merong mga iba dyan na music lang talaga, wala yung boses ko. Color blue na yan na Ari Salcedo Vlogs and Random Videos. Yan po yung tinatawag na channel art o yung pinaka-cover photo natin. So ayan, hindi ako nagsasalita dyan. Then, tinodo ko yung volume para merong sounds. Tapos, ang tawag dito sa effects na yan is pan and zoom. Ito dito yan. Pan and zoom. So, pwede nyong ayusin yung start position saka yung end position dyan para may moving na nagaganap. So, ulitin natin. Pinaka-cover photo natin. So, diba ganun? So, dito siya. Ito yan. Ito yung sounds. So, makikita nyo. Ayan, nakatodo. So, pwede nyong ibahin yan or 100. Tapos, ito. Wala tong, ayun, naka-zero. Kasi nga, inalis ko naman yung boses para yung music yung mga ibabaw. So, ang tendency, pag play natin siya, ganito. Pinaka-cover photo natin. So, ang kailangan... Okay, so bumalik naman na yung music na mahina lang at saka may voice over ko na katulad nyan. Para mas detalye or detalyado yung tinuturo ko. Hinihinaan ko lang yung sounds, then dapat mas nangingibabaw yung boses ko. Syempre, para mas marinig or yung tinuturo ko, mas maintindihan. Ang lang gawin is pumunta kayo ng PixArt or... Yan, kung nakita nyo yung arrow na yan, hanapin natin. So may arrow, ayun, eto. Ito yan. So, ini-insert ko lang yan. Tulad ng sinabi ko, dito lang yan. Punta lang kayo ng layer. So, ayan. May media, effects, overlay, text, handwriting. So, dyan lang natin lalagay. Then, yung naririnig nyo naman ng music, punta lang kayo ng audio. Ito yung audio. Ito yung music asset. So, tinuro ko to sa nakaraang tutorial ko. For example, andito yung aking outro. Step on it. So kung gusto nating i-add, i-plus lang natin yan at masasama na yan, ma-add na yan doon. Then, folder, video loader. Video loader kasi isang application na nakakakuha ko ng galing sa YouTube na dinadownload ko naman dito na ginagamit ko naman ginagawa kong pang effects. So ito yung mga ibang effects dito. Ito, ginagamit ko kapag mga memes. So ayan, ini-insert ko kapag gusto ko medyo nakakatuwa or ano. So meron din kasi ako mga effects na katulad na ganyan. Then yung clapping. So nandyan. So dinadownload ko dyan para gamitin ko din sound effects. So yung ginagamit ko, for example, ito yan. Yan yung ginagamit ko ngayon dito sa tutorial na tinuro ko sa channel art, kung paano gumawa ng channel art.
So andito yung mga the usual na popular na ginagamit din ng ibang vlogger or YouTuber, mga sound effects. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Then eto, mahilig akong gumamit ng mga music ni Joe Kim. So yan, naririnig nyo siguro din madalas yan. Ito yung nakaraan nung nagpunta ako ng sa dentist ko. Ito yung ginamit ko habang bumabiyahe ako. Ito yung ginamit kong background music. So yan, nandyan yung mga title. Makukuha nyo na yan. So yun nga guys, ito naman yung kay Kevin. Yung mga kadalasan pang prank or pang comedy. Ito naman, Otis McDonald. Lagi ko din ginagamit to sa mga tutorial ko kasi very smooth lang yung beat niya. Tama-tama lang kapag nagbo-voice over ako. Ito yung lagi ko din ginagamit. Yan. So, ito ginamit ko rin tong Yu Yu Hakusho, yung pang sounds na nakakalungkot. Okay, so yun nga guys, pinakita ko lang din yung mga pwedeng audio na ipasok nyo. I-insert nyo lang yan dyan. Then, ito nga. So, ito, ano na naman to? Ito sa, okay, arrow. So, ayan, makikita nyo dyan, may arrow. So, ayan guys. So, makikita nyo, dyan kayo pwede mag-edit. Yun. So, ano pa ba yung mga pwede kong ituro dyan? So ito. So meron na naman picture na in-insert ako. Ayun ganyan. Ayun guys, so ganun lang ako mag-edit. Punta tayo sa bandang dulo. Papakita ko naman sa inyo yung ito yan. Natin ganyan yung kalalabasan niya kapag nasa desktop. So ayan, yan may desktop, TV, mobile. So ayan, tinype ko lang yan dito sa text. So yun, type lang kayo, then lalabas na dyan. Then pwede kayong mamili ng, for example, ito. Kanyari, edit natin yan. So yan, pwede kayong mamili ng iba't ibang text. Yan. So ako, ito lagi kong ginagamit nga talaga. So yan, pwede ding iba't ibang color. Ayan. Kanyari, ganyan. So gawin natin, balik natin sa black. Then, andyan na yung animation. Pwede nyo nga gawin yun din animation. So, madali lang gamitin to. Ayan. Then, eto naman sa TV at kapag mobile. Ganyan. So, mapapansin nyo pag tumatama dito sa red line na to, saka lumalabas dun sa screen. Ayan, ulitin natin. Kapag nasa desktop, ayan. Then, eto naman sa TV at kapag mobile. Ganyan naman yung mismong kalalabas. Ayan, ganyan guys. So, yun. Ganun lang mag-edit. Punta tayo sa may bandang dulo. Eto. Okay. So mapapansin nyo dito, meron na namang green subscribe button at saka itong name ko. Paki-like and share na rin kung nagustuhan niyo itong video na to at natuto kayo. At syempre, don't yeah. Forget to subscribe ni Ari Salcedo. And so yan, ina-align ko lang talagang nagkakataon siguro na ayun, no, na tinuturo ko yung subscribe button or yung bell button.
lagi kong nilalagay dyan sa may side na yan. Ito, natuto kayo. At syempre, don't forget to subscribe ni Ari Salcedo and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ilalabas ko. See you on next video. So, tapos na to. Tapos na yan, guys. So, ito yan. So, mapapansin nyo, dito na, in-insert ko na lang ulit to. Clip na to. Ready na kasi to eh. Yan, naka-ready na yan. So, kung mapapansin nyo, may plus dyan. In-add ko na lang siya kasi ito yung outro ko. So, ganito ka lalabasan yan. On next video. Okay. So, yun yung the whole tutorial or paano ako mag-edit kung paano ko ginagawa yung tutorial na itinuturo ko sa inyo. Ngayon, mag-a-add lang ako. Then, black. Ito. Para saan naman tong sobra na to? Itong sobra naman to para sa end screen kasi yung lahat ng video ko nilalagyan ko na ng end screen. So, para pagtapos nito, meron pang dito. Lalabas kasi dito sa side na to at dito yung end screen. Tansyado ko na yan. So, aalisin ko na lang yung sounds nito. Ito, makikita nyo paano ako mag-insert ng sounds. So, alisin ko muna yung volume. Bakit? Kasi nga, maglalagay na lang ako ng sounds para abot hanggang dito sa may kabilang block. So, audio. Ito, music assets. So, hanapin ko yung step on it. Yan. Add natin. Yan. So, ang kalalabasan niya na, guys, is eto. See you on next video. Dali natin dito para pagdating dito, blank. Yun na nga guys, tapos na ang ating video tutorial, no? So, ganun lang ako mag-edit ng aking mga vlogs or videos or ng tutorial. So, napakadali lang, i-download nyo lang yung mga music effects, transition effects, or kung anong mga pwedeng i-insert nyo na doon para ready na kapag gagawa kayo ng vlogs or ng videos nyo. So, kung may natutunan kayo sa video na to, paki-like and share na rin, and don't forget to subscribe me, Ari Salcedo, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ilalabas ko. See you on next video!